Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay lumala na ng husto na minarkahan ng serye ng mga airstrike ng puwersang Israeli na nagtatarget sa iba't ibang lokasyon sa Beirut, Lebanon. Ang mga aksyong militar na ito ay nagresulta sa makabuluhang mga casualty at malawakang pagkawasak ng Lebanon na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa makataong krisis na nangyayari sa rehiyon. Ang mga airstrike ng Israel ay tumama sa isang multi-story na gusali sa lugar ng Bakhora sa gitnang Beirut na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 9 na terorista at pagkasugat ng maraming sibilyan na nadamay sa tunggalian na ito. Ang istruktura na binomba ng puwersang Israeli ay naglalaman ng mga kagamitang pandigma na pagmamay-ari ng Hezbollah na inilarawan ng Israel bilang isang tagumpay na pagbomba sa pasilidad ng mga kalaban na naglalayong lansagin ang tinatawag nitong infrastruktura ng terorista. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng malaking presyon sa mga kalaban ng Israel dahil sa patuloy na pagkasawi ng maraming terorista sa Lebanon. Kasunod ng mga pambobomba na ito, ipinagpatuloy ng mga puwersang Israeli ang kanilang mga airstrike sa malaking bahagi ng Lebanon na tinarget ang iba pang teroristang suburb na kaanib ng Hezbollah. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na 4 na ospital sa Lebanon ang nagsuspinde sa kanilang mga operasyon dahil sa patuloy na mga pag-atake ng Israel na nagpalala pa ng todo sa matinding krisis sa kalusugan sa gitna ng labanan. Mula noong ika-6 ng Oktubre, mas tumaas pa ang bilang ng mga taong nasawi sa Lebanon dahil sa digmaan na ito, at ang gobyerno ng Lebanese ay nagpahayag na humigit na sa 1.2 milyong tao ang nawalan ng tirahan dahil sa karahasan. Ang sitwasyon ngayon ay mas naging komplikado dahil sa pamamagitan ng matinding kakulangan sa mga medikal na supply at tirahan para sa mga taong tumakas sa digmaan. Lumakas pa ng husto ang mga operasyong militar ng Israel sa Lebanon ngayong araw, kung saan ang Israel Defense Forces ay nagdeklara ng pangako na ipagpatuloy nila ang kanilang mga pambobomba sa Lebanon hanggang sa ma-neutralize ang lahat ng pinaghihinalaan nilang banta mula sa Hezbollah at iba pang mga militanteng grupo sa Lebanon. Binigyang diin ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang IDF ay may tungkulin na protektahan ang mga mamamayang Israeli at gagawin nila ang lahat ng kinakailangan nilang aksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao sa Israel. Nagbabala din si Netanyahu sa Iran na dapat maging handa ang Iran sa malaking aksyong militar ng Israel, dahil kung sino man ang umatake sa Israel ay magbabayad ng malaking halaga at pinsala, at hindi nito magugustuhan ang mga pambobomba ng mga puwersang Israeli. Habang tumitindi ang sigalot sa gitnang silangan, ang Israel ay nagpahayag ng matinding galit sa iba't ibang militanteng grupo na kumikilos sa rehiyon, partikular na sa mga nakahanay sa Iran. Ang inis na ito ay nagmumula sa isang serye ng mga agresibong aksyon na ginawa ng mga militanteng grupo na tumulong sa Hezbollah, na nagpapalaki pa ng mga tensyon at nagdulot ng makabuluhang banta sa seguridad ng Israel. Sa patuloy na mga operasyong militar laban sa Hezbollah sa Lebanon at tumaas na pakikipaglaban sa Hamas sa Gaza, ang pasya ng Israel na harapin ang tinatawag nitong Axis of Evil ay naging matagumpay dahil sa unti-unting pagkasawi ng maraming terorista sa Gaza at Lebanon. Bilang karagdagan sa pag-target sa mga Hezbollah sa Lebanon, pinalawak din ng Israel ang mga operasyong militar nito sa border ng Syria, kung saan ang mga puwersa ng Iran at ang kanilang mga proxy ay madalas na muling nagsasama-sama at muling nagsusupply ng mga armas sa Lebanon. Binomba rin ng Israel ang mga convoy ng armas ng Iran at mga pabrika ng missile na naglalayong pigilan ang mga advanced na armas na makarating sa Hezbollah. Hindi rin pinalagpas ng militar ng Israel ang pagbomba sa kalsadang ito, dahil isa ito sa mga daan na dinadaanan ng mga terorista na galing Syria upang tumulong sa labanan sa mga kaalyado nitong Hezbollah sa Lebanon. Dahil sa pagkawasak ng daang ito, maraming mga sibilyan ang naglakad na lang patungong Syria upang tumakas sa patuloy na tunggalian sa Lebanon. Sa kabilang anggulo, habang nagkakagulo sa Lebanon, ang mga opisyal ng Iran ay naglabas ng malalakas na pahayag
na kumundena sa mga aksyong militar ng Israel at nagbabala sa malalang kahihinatnan kung magpapatuloy ang mga aksyon ng Israel. Iginiit ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na ang anumang karagdagang pag-atake sa Lebanon ay magbubunsod ng pinag-isang tugon mula sa Resistance Front, isang koalisyon ng mga grupong nakahanay sa Iran sa buong rehiyon at kasapi ng Hezbollah. Nilinaw ng mga pinuno ng Iran na tinitingnan nila ang mga aksyon ng Israel bilang hindi lamang isang pag-atake sa Lebanon, kundi bilang isang mas malawak na pag-atake sa mga interes at kaalyado ng Iran sa rehiyon. Ayon sa Supreme Leader ng Iran, na ang Israel ay haharap sa isang pagdudurog na tugon kung hindi nito ihinto ang mga operasyong militar laban sa Hezbollah. Nagpahiwatig rin ang Iran sa paggamit ng hindi kinaugalian na mga taktika kung sakaling palakihin pa ng Israel ang mga pag-atake nito, kabilang na dito ang mga potensyal na missile strike na magta-target sa infrastruktura ng Israel at mga lokasyon ng militar. Ang ministro ng Iran ay nagsabi na ang panahon ng unilateral na pagpipigil sa sarili ay natapos na binibigyang diin ang kahandaan ng Tehran na tumugon ng agresibo sa Israel upang mawasak ang gobyerno ni Netanyahu. Binigyang diin din ng gobyerno ng Iran na ang krisis sa Lebanon ay hindi nakahiwalay sa Gaza at dapat na magbayad ang Israel sa mga ginawa nito sa Lebanon. Nanawagan ang Tehran para sa pagkakaisa sa mga kaalyado nito na hinihimok nito ang mga kaalyado na maghanda para sa mga koordinadong aksyon laban sa Israel. Samantala, ang Estados Unidos ay nagbigay ng mahigpit na babala sa Iran sa gitna ng tumitinding tensyon at aksyong militar sa gitnang silangan, partikular na tungkol sa mga banta ng Iran laban sa Israel, kung saan dahil sa mga banta na ito, gumawa ang US ng mga proactive na mga hakbang upang palakasin ang presensyang militar nito sa rehiyon. Ang mga karagdagang puwersa ng Estados Unidos ay edeploy sa malaking bahagi ng Middle East, at ang mga fighter jet squadron ay muling inilagay sa Israel upang hadlangan ang anumang pagsalakay ng Iran. Nilinaw ng Pentagon na nakahanda itong suportahan ang Israel sa pagtatanggol sa sarili laban sa anumang pag-atake mula sa mga proxies ng Iran o direktang pambobomba mula sa Tehran. Ang relasyon ng Estados Unidos at Iran ay nailalarawan sa mga dekada ng kawalan ng tiwala at puot mula noong 1979 Iranian Revolution, nang ang Iran ay naging isang Islamic Republic at pinutol ang ugnayan nito sa Amerika, at ang relasyon ng dalawang bansa ay nagkaroon ng matinding awayan na minarkahan ng umpisa ng masalimuot na ugnayan. Ang mga ambisyong nuklear ng Iran at ang suporta nito sa mga militanteng grupo ay lalong nagpahirap sa pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa. Ang mga babala ni Biden ay nagbigay ng malaking galit sa Iran na ang potensyal para sa maling pagkalkula ay maaaring umiral sa magkabilang panig at ang anumang agresibong hakbang ng Iran ay maaaring makapukaw ng isang malakas na tugon ng militar mula sa Israel o direktang paglahok mula sa mga puwersa ng Estados Unidos. Ang sitwasyon ngayon ay mas naging delikado dahil sa pamamagitan ng mga alyansa ng Iran tulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba't ibang mga militia sa Iraq at Syria, na lahat ay maaaring kumilos bilang mga proxy para sa Tehran, laban sa mga kasalukuyang aksyong militar ng Israel sa gitnang silangan. Bilang conclusion, ang sitwasyon sa Beirut ay nanatiling walang katiyakan, habang ang mga airstrike ng Israel ay patuloy na tina-target ang mga posisyon ng Hezbollah, at naging malubha na ang makataong epekto, kung saan marami na ang nawala ng tirahan. Habang tumitindi ang mga operasyong militar ng Israel, ang potensyal para sa higit pang pag-unlad ng digmaan ay nagbabadya ng malaki, na nagpapataas ng mga panawagan para sa intervensyon ng tigil putukan, upang matugunan ang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Habang binabalaan ng Iran ang Israel tungkol sa mga kahihinatnan ng mga aksyong militar nito sa Lebanon, ang makataong krisis ay patuloy na lumaganap ng mabilis, na maraming mga hospital na ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Habang naghahanda ang Iran na suportahan ang mga kaalyado nito laban sa pinaghihinalaang pagsalakay ng Israel, patuloy din na hinaharang ng Estados Unidos ang mga pagtatangka ng Iran para sa mga plano nito, kung saan nagbitaw ang Amerika ng mga sundalo nito sa Middle East upang kontrahin ang mga aksyon ng Iran. Ang mundo ay mahigpit na nagmamatsyag
na umaasa sa isang resolusyon na dapat unahin ang kapayapaan at katatagan kaysa sa patuloy na karahasan, isang pag-asa na tila lalong lumalabo sa mga bansang ito dahil sa patuloy na mga tensyon ng magkabilang panig. Ang mga darating na linggo ay magiging kritikal habang tinataasan ng lahat ng partido ang kanilang mga estratehiya at tugon ng militar na lalong nagpapalubha sa masalimuot na rehiyong ito. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.